Do you love the Lord this morning? Yes. Still the love of the Lord in your heart? Yes. Are you still in love with the Lord? Yes. Wala na sa pinakataas niya. Hindi bor, kundi maligugma sa Diyos. Ang makapulok lagi sa ato, nanggugma sa Diyos. Wala sa tao, wala sa material mo para na makasatisfy sa ato. Kundi ang Diyos. Yes. Hindi may gumbang ginsas this morning. I give honor to Lord Jesus. Sini ka po siya rin tingin at agya. Siya, iyalang i-grasya nga makapindo kita tri. Ang tanan ni may muta, grasya nga gumbang sa Diyos at mercy. I give honor to my pastor Kutuba, Brother Nobel, my fellow ministers, and all the saints, mga friends. I give honor to you all. Na salamatan kong ginosa sini nga aga. Let us start to give honor to the Word of God. Let's open our Bible. The Genesis. Chapter 2. So we'll pick up verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Kaya Ginoo nagtanong na plant sa garden sa eastward yung part sa Eden. And there he put the man whom he had formed. Kagibutang niya, in-place siya, ang tao ngayon yung umbra. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight. And good for food, the tree of life, also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Madalit po kita sa 18, verse 18. Sa 15, please. And the Lord God took the man and put him, placed him in the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. And sa 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. Yeah, I will make him a helpmeet for him. So on sa Colossians, New Testament, chapter 2, verse 10. And you are complete in Him. Kompleto ka mo sa iya, sa Ginoo, sa Lord Jesus, which is the head of all principality and power. So, last verse, 2 Peter chapter 1, verse 3. According as His divine power hath given unto us all things. So, no, saya, divine mga home, binghataga na kita sang tanan nga butang that pertains unto life nagatnanood sa kabuhi and godliness sa pagka-Diyos nun. Through the knowledge of Him, paagi sa pagkilala sa iya, and hath called us, kanagtawag sa aton, sa glory and virtue. Gracious loving Father, Lord, dalayaw ikaw this morning. Thank you for this wonderful thing. Thank you for this opportunity, for the chance. Thank you, Lord God, for this new year that you have given upon us. We love you and we praise you. Father God Almighty, we rely on you and we lean on you in everything. We know in us there is nothing good, Lord. Wala kami sa maipo. Kagmahatag, nagkras ka po, magkasustain sa amon, kagagatip sa amon. Father, we believe your words and your words, Lord, will do the work this morning. Your power, Lord, the power of your words, God, ako mag-transform sa amon, Ginoo. Kinadayaw ka namon sa palabra, Ginoo, na nagsali kami sa imo.
Wala kami ng pail, Ginoo. Wala kami tinuway, Ginoo, ng sakti kami sa imo. Wala kami ng pail tungkol sa goodness mo. Tungkol sa mercy mo, Ginoo, pinagkapadayon, Ginoo, sa amon. Ang grasya mo, nag-sustain, nag-keep sa amon. Dalayaw, ikaw, Lord, in this place this morning, O Lord. We are welcome this place. We are your children, we are your people, Lord. We need your help, God, this morning. Na ikaw lang makapuno sa pananamang kinaklaro, Ginoo. Ikaw makasustain sa amon, magkapagtubo sa amon. Ikaw lang makakomplete sa amon, Ginoo, sa amon kabuhi. Ikaw lang, Ginoo, makasarang magatag sa pananamang kinaklaro. Hindi lang sa physical body namin, labaw sa tanan, sa spiritual, nakabuhi namin, Ginoo. Ikaw lang, Diyos, na may kabuhi na wala katapusan, Ginoo. Ikaw lang, Ginoo, Diyos, na may plano para sa amon. The plan that not to harm us, but give us future and hope. Salamat sa imo kaayo, Ginoo. Kinaibukpang ka din namin, kailan ayaw, Ginoo. We thank you and we're forever grateful to you. Salamat kita lang kung ikaw, kaayo mo, katuto mo. Wala sa katapusan, Ginoo. Ang greatness mo, Ginoo. Ang ispabagat mo, kagumpa. Ang tremendous mo, promises na napatuhin para sa katawan mo. Talaya ko, ginikaw, Lord, have your way, our Father, our Savior. We rely on you, Lord. Help me, Lord. You know, my mind, my soul, and my spirit, Lord. Ikaw, sige, ako, mag-take over sa amon to nga. Let your name be drawn in this place, Lord. Let you be magnified in this place, O God, as we worship you. And we love to find out on your words. We love to mag-grow from me. Ikaw, Diyos, the perfecter, the author and finisher of our faith, Ginoo. Ikaw, mag-iimpit sa katawan mo, Ginoo, para sa mga pulong mo. Kinaigong bakit ka naman. Dalayaw, ikaw, Lord Jesus. We welcome you in this place. You are welcome in this place. Have your way. All glory and honor and praises belongs to you. In the name of Jesus Christ, we love you so much. Amen. Ang gugma sa Diyos, mayaog ka sa ano sa Diyos, ka great sa Diyos. Magabalik siya na with all his power and greatness, magayaog ka. Hindi mo makontain ang kanilang pagtayaw, maubos pa lang yung ng Ginoo. Huwag katapusan ng pagtayaw pala sa Diyos. It's worthy to be praised. Palakpakan ng Diyos. Punan sa street, nga according as His divine power hath given unto us all things. Suno siya justo nga gahom, itagaan na kita tanan ng butang sa 2 Peter 1:3 that pertains unto life na nungod para sa abuhi at sa pangabuhi sa Diyos no to the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Whereby are given unto us, ganit nga kay sa ito, exceeding and great, grabe, exceeding pa, nagalabaw na sobra, great and precious promises. Amunang aton nga inheritance, kagay hindi si Diyos. Amunang mga butangan na pipara sa Diyos sa aton kabuhin. By the grace of God, nag-talk ako about relationship. You know, ang relationship gamatters to baba si Diyos. Napilig ko muna. Anong relationship mo labaw labos tanan? Anong relationship niyo sa iya? Anong standing niyo sa iya? Relationship niyo sa isang tao niyo, mga tao nga, sa panibalay niyo, mga updan niyo, because kada mo ang rise and fall sa tumuloo, ang sorrows ng pain, tungkol sa wrong relationship, nga nalabutan sa mga tumuloo. Naalam kita sa palabuhi niya sa tutaya na nang abita ang ating paglaom, abita ang atong hope, abita ang atong ikasalyo, ang blessings ta. Abita sa mga tao, abita makita sa tao o sa mga material butang. Ang muna yaging mood sa ating society, nagkakukita sa society nga kalibutan, materialistic mo. Nga abita makakumplit sa atong tao,
Abi tama kalubyo, tama kalubyo, tama kasawa, tama ibata, ta, abi tatanan mga material ng mga punta, abi taamugin na ang mga pulong sa ito. Di, may disisyon nga ginobra sa ngayawa nga kaya na kita ginalito. Pero ang pulong si Diyos kung ibasa sa ito, before pa mag-abot si Eva sa kay Adan, may relationship ng Diyos kasi Adan. Yes. Before pa si Eva nag-abot si Adan, si Adan kumplito na. Gin-provide na sa Diyos. Hindi pa sa taas sa Genesis, chapter 2, may lima na di, or apat. Sila niya, and the Lord God planted a garden, eastward in Eden. There He put a man whom He appointed. Ang Diyos, ang aling nakita sa Ginoo, ang paralel sa pag-alabi, before ang Diyos ka namin, kaya ang Ginoo, a perfect Diyos. Nang una-una, gingutangan sa Diyos si Adan sa place, sa lugar, is war in the garden. Tanami tumulo, wala ni tao tumulo, wala ka lugar si Diyos. May lugar pa si Diyos. God will give you the place. Nga, ang God, may place, gingutangan si Adan sa place, then, and sa 9, and out of the ground, may the Lord God to grow. Pagbutang si Diyos si Adan, yung ubraya, gi-create kata si Diyos, gingutangan niya sa lugar, na may place na drafted ang mga sanyog din. May provision ng Diyos. And out of the ground, sino ba lang ang nagpatubo out? May the Lord God to grow every tree that is pleasant. Pag butang si Diyos sa church, and this is the place where you put ang Diyos, ang ginlubutan sa Diyos, ang munisibahan, may provisions. And the Lord God, may the Lord God grow every tree that is pleasant for food. May provision. Pagkatapos, dire sa 18, gimutan niya, as sa 15, they may place, and the Lord God took the man, put him in the garden, butang may place siya, may provision siya, may supply, and the Lord God commanded them, ano mayari pa, sa 15, and the Lord God took the man and put him in the garden, to dress it and to keep it. May purpose. Imbutayan rin si church, supplyan niya ka, provisions, kahit may purpose, to dress it, and to keep it. Ang kaluwasan ta, wala lang yung libre si Diyos ka, pabayaan lang, pagka bulabot si church, pungko ka lang din. May purpose si Diyos nga, rin ka si church, yes. Nga rin supplyan niya ka. Ang kaluwasan, hindi naabi mo siya, rin si Iba, sa garden kong itin. Ang pala si Diyos, i-tend nyo ang garden, i-cultivate nyo, i-dress nyo, i-keep nyo. Ang kaluwasan ta, ang mga ginadress naman ang kaluwasan ta, kaginakip naman. Okay, may purpose. Then, kung may harap pag identity, di ba? God made us in His own. Ang identity tayo sa Diyos. Ang Ginoo, pag-create sa pag-form sa Diyos kay Adan and Eve, ang identity sa ni Adan and Eve in the form of God. Ari naman kita sa church ang identity tayo. Ara sa kay Christ. Amo nang identity. Kailangan niya ang mga butang niya at ang sinasya ito. Tagaan niya ta place, tagaan niya ta provisions, tagaan niya ta purpose, katagaan niya ta identity. At may kalima, and the Lord God said, sa 16, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. But, may exemption, may but pala, except, niya but, of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not surely eat. Eat of it, for in the day that shall eat is thereof, mamatay ka mo. Tagaan sa Diyos ang lugar, tagaan niya ka provision, tagaan niya ka purpose sa kabuhay mo, tagaan niya ka identity, iyan ni Kristo, at tagaan niya ka boundary. May parameter kita, na hindi kita maglapang. Okay? Di, sa tao yan, kung ma-istorya yan, relationship yan, ayun na yan, especially yung people sa buong yan, mag-sili relationship yan, love na naso niya, sa kalibutan na yan. Namiyan na yung mga people, basta love na gano'y pamatihan, skuryahan. Namiyan na sila yan. Are you happy today? Yes! Are you in love today? Yes! In love with the Lord? Yes! And sa kay Krasa? Mga palang mga grabe yung mga people sa buong doon, palibutan na nang tiyog-tiyog lang.
sa may tila kinapulyot sa kalibutan. Ang Diyos kinaka, God wants relationship from His people. Gusto sa Diyos siya. Ang pag-alagad sa Diyos, this is a love relationship. Hindi niya date mo ng Diyos. Gugma na niya sa pag-alagad sa Diyos. You know, ang love Diyos ang Ginoo, kinalit perfect yung kay magabot ang Ginoo. Kinalan siya sa Bible, perfect love, cast away fears. Magabot ang Diyos yan, dapat may kanadlok. May kanadlok magkaroon ang Ginoo. Ang love mo sa Diyos will cast away fears. Ang perfect love mo sa Diyos, kinalipalabok tayo ang inyong gugma sa Diyos, mag-mature. Nga truly, ginagugma nyo kina Diyos. Mga ginagugma nyo kina Diyos. Tinga, what kind of relationship na nasudlan mo? Ano klase relationship pagdala mo sa pag-alagad mo sa Diyos? Nag-a-affect kag nag-a-matter sa kaluwasan na. Nag-a-affect. Anong klase pagdala mo sa Diyos? Pwede ba si Ginuya, date mo na yan, Ginuya daw, pasapaya na sa imo yan. Ang Ginuya ka rin yung nag-require sa gugma sa iyang mga tao. Di, ang tanong ni Eros, tanong ni Soros, troubles, nag-ahaling tungod we run after sa mga buta. Nag-agas kita sa mga buta na wrong relationship. Wrong mga relationship nga na sudlanta. Wrong people, wrong idea. Di, most of people sa buong mga ibinadots, nag-apurso sila. Nag-agas sila sa relationship nga laban sa buong relationship, they are defined sa culture na sinikalibutan. Talawan niyo pala ang magsiling relationship, magsiling gugmag, luntad sila, hindi gugma sa Diyos. Lain ang ilayan ng ano ginatuwag, pananaw sa relationship. Kaya nga, ang relationship sa sining mga panahon, kung anong puso, kung anong sistema ni Satan, kung anong culture, kung anong mga trending, amo lang ginasunod instead sa ginahampal sa pulo si Diyos. Amo lang kita ng tumulong, ang pagdala ng relationship, wala na define sa pulo sa Diyos, kundi gina-define sa ginabatyan. Ha? Dapat ang ating pagdala sa pangabuhin na pagkalagad sa Diyos, na-define sa pulo sa Diyos. Ano mo na ang pala sa Diyos sa ako? Nga itsakto ang pagdala sa relationship sa iya. Yes. Ang muna, hindi yan sa kalibutan ng definisyon. Kaya hindi mga kalibutan, miskan ang tao, isunod lang yan. Most people love to do the easy thing. Laban yung Augusto lang sa hapos ng buta. Na may musunod-sunod mo. Na may magpasakay lang yan sa isang mag-usunod yun sa itsaktong. Di just follow kung ano ang name sa tao. Biskan sala na kung anong trendy, anong viral. Ginasunod nila yan. Biskan hindi na acceptable sa kulong si Diyos. Ginasunod nila. By the grace of God, kita sa Ginoong Islam, pag understanding, let's go back sa pulong sa Diyos. Paano tadalo ng relationship ta sa Diyos? Kag sa isi katao ta. Okay? Di ang example, hindi sa pulong, may manner, di dyan, biblical manner, di dyan. Kaya nga, ang tanan nga mga pag-deal sa Diyos, kaya gusto yan mag-establish sa ating relationship. Ang muna na-lost ta mo, sa nag-error siya na nag-iba, na-lost ta, communion ta sa Diyos, di ba? Yes. Then, nagsugod ang distorted nga relationship. Kaya nga, ang correct relationship, dapat maghahalin sa Diyos, mga otoran. Mabalik kagit sa Diyos, ang communion. Honestly, biskan tumulo, most people, when they think about relationship, wala sila yung kaminsan sa pulo sa Diyos, ah. Sa church, ah. Na ang ilaya, siya tumulo, ilaya ginalook up. Ay, kung anong mga nagawa sa TV, anong nagawa sa mga programa sa TV, amo na yung lagi nasunod yan. May pagtumuluyan na si Boya Bunda yung nasunod nila yan. Si Chansaya, ang haling ko, namimiss ko. Na, umugin na yung nasunod nila yan. Ka-evil sumong sa lakas sa kalibutan. Kabaluha mo na. Eh, ang hindi pwede, pwede na. Gina-insinuate nga pwede ka kaimog sa marami. Honestly, damo-damo tumulo, may feel the relationship no, nasa Diyos. Alis na si Church, or wala sila ka-establish tuod ng relasyon sa Diyos. Alis na si Church. Or wala sila ka-connect tuod sa Diyos. Wala sila may, kung magkatuman sa ibang tao, sa isika pa rin nila, may fail the relationship man sila. Kaya nga, ang wrong mo niyo,
ginauna nila din tao sa si Diyos. Biskan na lumuhay mo, hindi ka magano. Kaya, ang mas puro si Diyos, love God with all your heart, with all your mind, amen, with your strength, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Kung balis ka doon muna-una, ang mong neighbor mo love sa Diyos, ang waya, misery, and destruction. Maging balis ka at mong sugod sa Diyos. Eh, ngayon na dapat sa Ginoo, may goal kita. Pagkalagi, hindi na ang Bible ni Apostle Paul, hindi lang yung sumbag na sa angin na, may target ka din dyan. Anong gusto mo pagbaon ng pagkalagi si Diyos? Anong gusto mo maporma? Kung sundon mo yan, kung ang goal mo yung kalibutan niya, sa pagdalas ang relationship mo sa Diyos, kasi si kapareho mo, nagaliwat niya, trending niya, ang itsakto, 10 years ago, sa dasungang tuwing, 10 years after, ay naman na, ang kalibutan niya, may ano ginatawag, may moving nga target. Ang mong target na nga wala nagaliwat, ang muling pulong sa Diyos. Hindi ka mabasa, no? Para hindi ka mo mag-error ng katulad. Hindi ka mabasa sa pulong sa Diyos. Para hindi kita mablind sa lakas sa culture ta, sa nampal, sa mga tao ta. Kung wala pulong si Diyos na muling basihan sa atong pagkalagad si Diyos, ang gawa mo sa pagkalagad mo si Diyos, pagdala mo sa relationship, panimalay mo, mamataan mo, sa awa mo, luplak at patcham, lupalag at patchamba. Kaya nga, away kami ginabasihan ng orugan na gina-itsakto mapagdala mo. Kaya laban, hero, laban, problema. Kaya wala ka itsakto nga goal sa kabuhi mo, magkukulat. Eh, laban na, ganyan yung laban sa atong product at sa mga ginatawag ng mga Roman nga aim sa mga tao, resulta sa hero sila kabuhi. Di magabalik kita sa beginning, sa pagalagad, sa Ginoo, tao ta, matanawon ta, ang pulo si Diyos. Kaya ang pulo si Diyos, ang muling standard sa relationship, sa tanang ng relationship. Amen. Sugod-sugong adlaw, kung basihan nyo, sa pagdala nyo sa inyong kabuhi, nga ang pulo si Diyos maging standard sa inyong relationship. Mga tiling na muna, basta ko ito ba? Huwag ka mukha balo, tingala silang nag-abuha muna, ginabala ka muna muna. May ulugad ka, nag-abihan sa amon. May mga pulong si Diyos. Nga, paano kami mag-deal si sa kapareho, nga atatang yung ginagsugta naman, nga standard mo. Di makita mo, anong possible nga matabo kung ang standard sa pulong si Diyos sa imo relationship, sa imo heart, sa imo mind, ipalo mo biblical pala nga model nga pagdala sa relationship mo si Diyos. Sisi ka tao mo, dapat siya ako tumulo, bro. Di ka pasan sa relationship sa isi ka tao. Masimbalo tumulo, bro. Hindi man tumulo ba? Tama? Yes. Tumulo, bro. Do, hindi tumulo. E nga, pag-deal yan sisi ka pariyo ya, bata ya, asawa, pamilya ya, hindi Diyos nun pagi. Why nabalaan sa pulong si Diyos? Instead nga naman sa ako, ginagala ka naman si Jeff Tapps ka si Diyos. Kung piyang na lang, simbata. Kung ano pa, simbata. Dapat, mga mag-o-bird sa kapuhin tayo, hindi feelings, word of God. Ang muna sa mga mag-o-bird sa ako, hindi feelings. Di mo na, most of people immature feel, they are driven by their feelings kaysa talan niya, mga emotions kaysa talan niya, ano. Laban, dapat mag-guided kita sa pulong si Diyos. Ilain ang ilaya, lakat sa kalbuhin mo, hindi nga lang, pila ka tudlo, pila ka, ano, among manjako. Hindi amo. Sa Genesis, magkita ta, ang first relationship, before pa yan, hindi nyo paglagsa ang tao, lagsa nyo ang Diyos. Yes! Glory to God! Kaya kung umaarang Diyos at talagang mag-provide sa Diyos. Before pa yan si Kosinyo, before pa yan si iba magabot sa kabuhin na Adan, complete na si Adan. God has already provided everything. Basta ang Diyos upon, bumis ka patulang tanan, kompleto ka rin. Okay? The very first time, galing, nang gabi sa tanan ng creation sa Diyos, ang balya, it was good na sa awan niya, Jesus. Under the light, tanan ng creation niya, ang balya na, it was good, it was good, it was good. Pero may saladal na verse yung nagambalya nga hindi good. Sila yung sa 18. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. It's okay to be a single, but it's not good to be alone. Hindi pwede nga lonelier ka. Kaya we are social people. You need somebody. Magkina may mentor ka, may relationship ka, may father ka.
Galing laban sa tao, yung masiling si Chef, lailila yung mind mo. Gusto nila, love dyan. Mga boyfriend, girlfriend, mo na ilay ang mind. Yung, pwede ka maging single ah, sa status mo, bro. You're not alone because you have family in the church. You have your brother, sister, you have your pastor. May mga nagatundo sa inyo. You're not alone. Eh, amo na yung first time siya ginawa niya, it's not good for a man to be alone. Eh, sa tanan ng creation niya, amo na lang nabal niya nga, it's not good. Kung amo gani, desire nila sa Diyos na i-provide namin, tas ang helpmate sa tanan ng kinangalan ka. God want relationship, in create kita sa Diyos nga may relationship sa iya. Sa nature na lang, nga aras sa ato, nga social being kita. Eh, it's not a good idea nga imo kabuhi, imuhon mo lang. Sinagot sa inyo, it's not a good idea nga imo kabuhi, imuhon mo lang. Yes. Ikaw lang lang. Alone ka lang, ako lang niya, ang ako lang. Imo kabuhi. Dala mo ang man, mga dala ko yan. Hindi ko kita sa inyo. Kung dala mo ni kabuhi, isolated ko din. Sa relationship mo, isolated ka man sa mga tao. Pag dala mo, gapain ka man sa sibahan. Kung nung nakat sa sibahan, ikaw yan, gapain ka man. Eh, kadunduman nyo, ang nagpain mo lang. Sa times ang travel sa Exodus, ang nagpain ay nag-spray, nakaka-destroy. Why? Upod ka mo sa lakat sa sibahan. Yes! Upod ka mo sa inatundo sa sibahan. Hindi ka mo magpaiyaiya. Okay? Kung anong lakat, sa relationship. Ang dilim, kaya nga, kung alone ka, pag silimulor, kaya mo na ako ng isa. Wala. Kung lone ranger ka, ang best friend mo, ang inimi mo, si Satan. Satan will be your best friend. Kaya nga, tanan nga, isuggest siya sa mind mo, kung ikaw lang isa. Tanawa niya, kung ikaw lang isa. Tanan nga, inutik niya, iambal niya sa imo. Hindi ka muna, anak ka sa Diyos po, papapiyo, nakawala, pulong sa mukha niya, mukha niya, dumungunan siya sa tanan, but good. I-convince siya, wala ka, ang amo ka na. I-manipulate siya kung alone ka. Ang initive tongue ni Satan, kung ba ang initive tongue sa enemy, lie, wala may nagkuha sa baba, sa kaway, na kamaturan, kundi tanan butin. Ang kamaturan, ang hari sa pulong sa Diyos. Yes! Eh, makabati ka mo galing anything na against sa pulong sa Diyos. Pero ano na? Buti. Makabati ka mo anything na ginatudlo nga against sa pulong sa Diyos, binuntik na. Yes. Yan sa kaway. Pero, so many times, most of us, is the believers, we believe the devil's lie. Sa atong kapuhi. Nga, samahit sa heart ka. Kasi laban nag-take root. Nga gudayan ka magtuo sa pulong si Diyos nga kamaturan pero na mas sakusan ka magtuo sa munting sa nyawa. Diba? Gudayan magtuo? Hindi gusto sa Diyos nga tao magpayaya, magsipak. Kaya nga, no, we are a body. We are a team. Kinanan niya nag-work with us united. Si iba, guro, wala sa distinct ng Satan. Kung wala sa lahat, wala yaging isolate ng paligod niya. At palayo sa kay Adan. Wala sa kapay mo yung mo. Diba? Kung wala sa nag-isolate ng separate. Di God gave Adam a place, a purpose, a provision, identity. This one may boundary or parameter na before niya mag-meet si Adan. Sa Genesis 2:15, amo ng place, lugar. Talang niya namin lugar. God desire to give you a place in His church. Find your place in God. Makita mo, man. Hindi ka mag-disong sa iba. Ang gusto mo, mga kamada, may araw din ang Ginoon prepara sa iyo. And the right place today nga na butan yung ibutan si Diyos is the church. Nga nagatudo sa itsakto na kamaturan pa. Ang muna ni Ari na kamo sa itsakto ng lugar. Nabutan na kamo sa itsakto ng lugar. Eh, ang muna din lugar na para sa Diyos nga kundi ang purpose siya mahimo sa kabuhita. Okay? Ang muna, madamos ato nga nagsiba ng churches like Sino D. Kaya nga, may mga butang na lugar na hindi, ano mo, hindi para sa ikagrow mo. Ibutang ka sa Diyos, hindi ka matubo. Amen. Hindi ka mag-grow. Laban sa ato, nag-desire ha? Honestly, laban sa ato, we desire a place. Dali, ako man daw, gusto ko ako, ako ko na ako, gusto ko rin ako na ako. We want, nga gusto tagin may lugar kita. Yes. Especially, hindi nga new generation, nga nag-patok sila. Nga nag-aubras sa kalainan. Kaya gusto nila they will find a place sa mga eskwilaan sa muna, sa student body ko.
ako ang student leader ko, may mga grupo ginaya ng obra sa hindi ako kay gusto nila makilala sila sa among mga place. Di, na-search sila sa mga tao, sa mga lugar, kung mabalitik, nga kung di nila lugar, ito Kristo. Di sa Diyos ilain, kanami sa kinomo no, gitagaan kita sa Diyos sa lugar, wala naging pangundayan. Jesus paid the price for this church. Siya yung nagbayad para sa mga iningan lugar. So, damang tao nag-sacrifice. Laban sa ato niya, nag-enjoy na lang dito sa benefits. Pero sa body has paid the price. Di ang lugar ang in-enjoy ang ta, sa body has paid the price. Di may placement ang Diyos sa imo. Na it's not coincidence nga hari ka di sa church. Gimbutan ka di sa Diyos. Okay, sa church. May pamilya ka din, may brother ka din, sister. Diba, gano'n ang pamilya, hindi mayo. Di ikinong may purpose mo that, learn from your family. Kung ano lang ang kulayan, kagate, kag mga ano da. Eh, gusto si Diyos, may ang palibas ko diba? Sa mga kabudayan ng sitwasyon, may isang tingang gusto ipatuon sa ato. Mag-develop pa. Part this is my personal experience. Hindi mapuguro lagi ang muna kung wala akong allow si Diyos. Ang pamilya ko, si Lula Kapalo na, at nga natiyan ko. Nga aking allow si Diyos sa kabuhay ko na process kin, nga para magamit sa pinakadilaw. Hindi may develop sa, nga nilabot sa ato, we stand against the place na ginabutan si Diyos. Gabato kita bala, hindi tapag awayon ang lugar ang ibang tangan si Diyos ato. Kaya kada may dada matubo, kada dada may purpose ng Diyos sa kabuhay mo, hindi ka din magaling. I-develop mo. Di labas ato, ginapight na. We fight the people na ibutang sa Diyos sa ato kabuhay. May mga tao ang ginaplay sa Diyos sa ato kabuhay. Ginamunta na. Di ba, pati ano yung primabal ng pastor, diba? Do not fight the instrument of your salvation. May mga tao ng instrument of your salvation, lugar. Kung kinaresista, eh, kung iyamon mo na, mandos mo. Lesson, yung ginomay purpose, nga limutan, gina-ari na si church. Si Kogin, nga anong purpose ni ari na si church, yung butang si Diyos si Adam sa Garden of Eden, to dress it at to keep it. Sa iba ng version, to work and to tend. Umaubala na kiti yan. Amen. Iti tadi yung pipi. Kung ko pamati, uli, pangakik. Kundi may work kita diya. Luwas, sili mo, luwas ako, ayun ako sa church. Pero you must keep your salvation and dress your salvation. Isagudon mo binang kaluwasan mo. Hindi mo pag-ignore ang place mo sa Ginoo. Nasa itindihan mo, anong purpose nga ko di? Sa mga yakat sa Diyos sa iyo, may purpose nga para maluwas ang iba. Giluwas kita sa Diyos para hindi sa atin lang. Para ang iba maluwas man. Ang katuran. Di pa itawan yung lugar na kung di ka mag-ibutan sa Diyos. Kaya Ginoo, amo bala nag-atag sa iyo lugar. Kung sa promotion, Diyos ang nag-promote. Yes. Siya ang nag-atag, siya ang may case sa kanilutan. Purpose sa Diyos para mapakita ang iyong praises, kagang iyong glory, na ma-spread ang kingdom niya, kag madamo palang maluwas. Amo ang purpose, nag-ibutan Diyos sa ating kabuhi. Di nyo napakalipati na naka-purpose. Nga sa talan na ginay mo, ang purpose task to show forth God's glory. Makita pa lang ni Maya sa Diyosin mo. Ang mas gaspread pala ang pulong sa Diyosin mo, ang kingdom sa Diyosin mo. May mga kalag pala kita. Pilalabi sa aton at sa kamot niyo, ang tao na may nadala, nagit nga kalag sa imong mga budlay, na may kalagid nga nakarasibo ni Ghost, nga aling gusto mo. At sa pilyo kamot. See? Kaya purpose para sa tanan. Kung tanan kita mag-ibo sa purpose to support God's glory, to spread God's kingdom, at to support God's praises, hindi lang tao ni, matawang pagin maluwas. Mahotol, if one of us, ngayon mo ang purpose ito sa ating kabuhi, so yung doon ta, anong imo mga buhi? May kanta sa una, di ba? What I'm living for, if not for you. Hindi yan sa tao, sa Diyos. Wala pulos sa kabuhi kung wala Diyos. Wala pulos. Kaya mo naging luwas kita sa Diyos. Gimutangin kita sa Diyos, may purpose, hindi para maging idol. Idol gani, wala ka ginobra, wala. Sa nila, idol mind is a diverse workshop. Ang una-una ko nung way ganda, wala, may hindi okpado, ginapandayan ni Satanas. Niyawa, ginapandayan.
So, ang ginoong may komisyon. Amo ni nga namin ang indicator ng Diyos upon sa inyo. Kung gibutan niya ka sa lugar, gibutan niya ka purpose, ang Ginoo kung upon sa inyo, may provision. Ang Ginoo mag-supply sa inyo. Ang mag-provide sa inyo kinalanin. Kasi nga kung din ang Diyos ng kawa, God also supply. Mag-apagsa sa kinalanin mo. Di ba ding basa pagkita sa Peter, God has given us all things. Why kita rason? Kaya Diyos, God has given sa 1 Peter 3, God has given us all things na manungod sa kabuitan, material at physical na kabuit. Ang Diyos na provide ay yes. Sa kalagtan, sa kaluwasan, at sa godliness, ang Diyos na provide ay yes. Ang tanan, nag-atag si Diyos may provision. May sapin ka verse sa Colossians 2:10, you are complete in Him. Yes. Kumplito ka lang, miska wala ka nubyo. Yes. May kanubya. Kumplito ka lang, kaya ang Ginoo, kutsi mo. Yes. Okay? That's all. Ginagawa sa Diyos identity. God has made us to be like Him. We are created in His own image. The number one ano sa ginindi, tactic against sa mga katawa sa Diyos. Ngayon, di sa gusto, may balaan ang atong identity. Laban tumulo, wala pa balo sa identity nila. Bisa kayo lang nagdlo, di po wala man biga pamati mo. Kag wala man gabasa, right boy? That's right. Basta ang manuwat pala sa first speed, sa first speed that three. Asi ka, Peter 3, sige mo. According as His divine power hath given us all things that pertain to life and godliness to the knowledge of Him. Paagi, paano mo paano matagalan si Diyos? Paano mo mahatagan si Diyos sa tangan ng butang, nanungkot sa kabuhi, kag sa pagka-Diyos? Paagi, through the knowledge of Him. Kilalahan niyo siya? Yes! Basahan yung Bible niyo. Amen. Basahan yung Bible niyo. Kilalahan niyo. To the knowledge of Him. Di ba kilalaan yung Diyos? No, God. Gusto sa ngawa, maging ignorante ka. Ignorante ka sa identity mo. Kag sa tanan nga ng call mo sa Diyos. Kung hindi wala kagabasa, Bible. Amo na siya. Take ano yung provision? Kung di alam, kung katinga ka, pero may tanan ka tremendous, kag-exceeding, kag-great na promises sa Diyos. Kung katinga ka mo loo, kayo ay sa kakilala sa iya, identity. Kung ano siya. Ang provision nga yata sa iya. Diba, may isa ka speaker din sa owner, yung si Badran, niya, if you just know who you are sa kingdom ni Diyos, even the tremble, even the devil will tremble at you. Bisa ka niyawa, magkakurong sa'yo. Kung nakabalo lang mo sa identity ta. Si Daniel, kambal mo na, the people that know their God, ang mga katawan na nakakilala sila Diyos, shall be strong. Amen. Amen. Hindi lang sila maging strong and they shall do exploits. Tanong nga ba sa ano, great ka King David, ka-great sa mga katawan sa Diyos kanina niya? Because they know their God. Yes! Ang muna ang nagpa-strong sa ato, nga kilala ta, ang Diyos isa lang. Yes. Nga ang kamaturan, ang Diyos isa lang, and His name is the Lord Jesus. Yes! Ang muna ang nagpa-strong sa ato, kilalaan yung Diyos, anong karakter sa Diyos, anong gawin sa Diyos, anong way sa Diyos. Ang muna ang nagpa-strong sa ito. Kag hindi lang ka maging strong, you will do exploit. Ang sa Bible, you are more than conquerors. Amen. Through Christ. Love us. Sobra pa kita sa conquerors. Kung isang ginasika-sika kita kaya ba? Ginasika-sika kita kada gabi yan, last to si Cedric na Thursday, Friday, Saturday, gabi nga lang ta 40. So nung gabi nga pula ka, gano'n. Nag-pray ko noon na daw, wabi ko noon, natural ako. Batya ko sa uli na ano ko mag-pray to do, gin-review ko ha. Balan ko nga, ano ginsang yawa mo. Pa-pray na mo kag-sige-review. Nadula, sugod sumungat. So, sugod to pag-pray na mo. Wala na sa nailana. Ang tanan niya nga sa dida, nga nagluwa ang mga ano, nga buti-butoy, nga nung kikilig tungkol sa hilanan. Siya nga, grabe ka taas sa hilanan. May ano niya, before mo din may go, ging LBA pa mo. Before mo din mo palapit. Pero the Lord is good. Yes! Kaya nga, kung gusto ka lang sa Diyos. Yes! Ang Diyos ang muna gagawin mo sa ato. Kilala mo Diyos mo. Iska lang naman ako, kilala mo Diyos mo. Yes. Ang Diyos ay hindi magpabaya sa ato. Yes! Eh, you should be strong mo na nga. Know your identity. The enemy is not afraid of a fake Christian. Kabalo sa kung sinong fake din. Sino din yung lukwang. Kabalo sa kilala yan. Hindi siya afraid sa iyo.
ti laban sa aton na tumulo ng gatapi sang identity sang kalibutan. But, di ba, sa siling na doon, try to copy sa body sa identity. Mabuhati ko, sundun-sundun mo mabuhati. Talang yung style kung sino makita mo, doon pati kata, tumutong mo, sundun mo man. You have your own identity. Hindi ka at isa. You will not be at is nga magsundun mo isa ka identity sa isang katawa ka, hindi ka. Hindi ka din maging at is. You can never be completely comfortable. Kaya nga, hindi mo na ititi mo. Yes. Tumuloo kita, hindi tayo ititi, kalimutan mo. Yes. Hindi. Ara ka totoo, ka lang enjoy ka to. Talo ka sinip, bro. Masi mag-rapture daw. Madala ko na yan, kung ba? May ka enjoy, you're not comfortable. Yes. Hindi mo na ititi mo. Kasunod ka lang, so ka lang sa longer, niya ka mama. Guapa, bro. Kung ba, mama? You know, it's not your identity. Ang identity tayo, we are nang itawag kita na huli kag wala ang mga tawa sa Diyos. Hindi kita yung worthy. Don't put yourself in a position of somebody nga hindi ikaw. Yes. You will never be comfortable. Ang muna imagine na sa muna, pagka-convert ko, doon may time nga to first-year ko ay school, yes, na-convert ko. For my time sa life ko nga, nagsabay-sabay ko sa mga ipapel, doon, first-year ko. Pwede siya kanin siguro ang po. Anong ano? Sabi sa suksong mo wala ba? Largo? Kamang umigo mo mo na ulo. Ngangin mo bala di koren sa likod na gagawaw? Ipapal. Kung marunong bago siya patatas na ako, tsura, nalo ko yaman. Tumulo ko, ganun lang yung mama ko to. Can you imagine? Sino kita pagkasan ni Brother Dilbon man? Can you imagine kung pabili Pastor Cordoba ang suksok sa bayo ni Pwede Dilbon? Ang muna forma binamon? Ang muna forma? Dear day, na angayan kami? Hindi ay. Kaya nila, mga kasal si B-Boy, may sasukot to ni Pastor Roa, mga kamay B-Boy, may forma. Can you imagine? No, kaya nga, it's not their pure identity. Ang tumulo, yan hindi dito sa kay Kristo. Amen! Christ must be in you. Dapat ang si Kristo makita ang sa tanan mga bagay, makita sa identity mo, Kristuano, no? Gusto ah, ano sa ako? Yes! Galing mos na tumulog si Ningas Days, may ginatawag na, ang kalibutan may ginatawag na identity crisis mo. Pati tumulo ko? Oh. Ano ko ba? Tumulo ko? Holy, worldly, godly. Ang gamuha mo ng identity crisis mo nila. Kaya kung Domingo, huli man, Mayo man, propagandang nila, ay naman ang identity nila. Galing may identity crisis. Ang kalibutan mo na, subong sa kalibutan, bigan sa kalibutan, ang kasarian na identity crisis na. May school ba lang na nung ko nabasaan nung gita ba sumas so, bilaan nung doon katulik pa. Butang nilang mga kapatan, elementary, kasarian, male, female, and LGBT. Umayo na ba lang? May third sex na. Ginaalaw na nila. Siguro grabe, kabataan. Hindi may identity crisis. Ang binuho ba lang nag-create nang sila na pwede ka na pili sa sex. Sa sex mo, either male or female ka, bahay ka, laki ka. Pero, ang identity sa pulo si Diyos siya, ginugin. Yes. So, laban sa tumulo, ang kasarian, laban sa tumulo. God created Adam and Eve, wala Steve. Yes. Wala Steve. Si Steve Jack is gay na sa bata. Steve Jack. Gay si Steve Jack sa Apple. Hindi. Basta wala sa nag-create isang step nga sa tunga-tunga ka between kay Adan at Eve ka. Bahay ka lahat na gate. Kaya mo nang ano mo, amo nang evil so kung nga gusto sa kalibutan, ang identity pala na ba tumulo, ginapaswalo sa kalibutan ang identity nila sa ako. Laban sa ako, binagwa ka man. Dapat i-resist ko na ang identity kay hindi kita na. Yes. Hindi na bagay sa ako, mga butang. I-liken kita sa Diyos sa mga eagle, di ba? Dupat kita yan sa kalawaan. Hindi tawag tayo mga tindo, hindi ka tayo mga pato nga. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kung diin tayo mga ikuha, dito ka na sirip yan. Masakay ka lang kung sinumukod, madala sa imo to. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak. Tukod-ukod ka lang. Biska lang ginasirip mo, ikaw na. Kaya ano nga po, pato? Or bibi?
Nyo makita ta mo bang tatang bumay, tatlong bibiya mo. Ha, tinga, kita mo mga lalaya, tumutumulo, bro. Ila di titi, hindi makita ang Diyos. Ti, no, yung ala di titi, galing paano, labat sa ton, nagabilib sa mga tao, ginasunod nila ang kalibutan, mga tumulo, mga yung people, kasunod sila yan sa mga artista sa kalibutan. Si Vice Bunda, si Sinat, Vice Bunda, hindi siya kakilala rin sa identity, ako ano sa, laki sa akong bahay sa, sunod-sunod ka sa iya, mga buho, mga kurma, na ano man. Di, magabalik kita ang identity kita, gusto niyo mabalan. Always go back to the things na wala na galiwat, ang pulong si Diyos. Yes! Amo na yung pulong Diyos na speak about sa identity mo. Basahan ko, Ibon. Basahan pulong si Diyos. Kaya kung mabalaan mo ang pulong si Diyos, makasaan ka kung makaresist ka. Kung wala ka ginabalaan, hindi mo kilala identity mo, manodanod ka. Kag if you don't stand for something, madala ka lang ito sa diin. Madala ka lang ito. Eh, pasakay na lang mo. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Madala ka lang. Ba't ka lang sabay-sabay? Eh, that's not a real problem sa mga tumulo. Kag saints. Kaya nga, wala nila ginahibalo kaginabasa yung Bible. Para may baluan nila, kaya makilala nila ang tuhod ng identity. Nga tinapasunod galing sa kalibutan, sala. Hindi na galing. Ginawalian na di. Bagani, biskan, kung wala magiging mong nabasa, Bible, ginawalian na di. Ilang nawali ng tudlo. Pero ang kalibutan, kalibutan, hindi titik, kita mo. Yung people, ato naman, oh, anong uso sa social media, tanang tsura. Siling mo, wala sila yung pang-lipstick mo, tanong ang picture mo lang sa Facebook, sa TV, kayo. Baga pula, tsansa nila mga pang-makeup mo, ginaliwat nila, distorted. Uso na yung kalibutan, kung anong mga trending, viral na, Instagram, amo na yung ginasunod nila, ang identity na gina-create na gina-wall sa kalibutan, amo ginasunod nila. Dapat hindi na, kaya nga, labanan dahil sa kalibutan, may perversion. Ano kung bala nila? Ang Diyos siya, why nag-ano niya? It's not okay to be a gay. Sino na lang, it's okay to be a gay. No! Sala, idiyan, sa Diyos. Sulog si Diyos, sulog mo mora. Nagsilais, grabe, may mga sister niya, may pakaisa sa mga engineer ko, tumboy, grabe. Na, ano pa ko nga, dinalaya, pagkapan niya ako ng kibot, may mga grabe ka, maalong ka, spirit ka. Kabalo mo, babae sa, ano biya sa, babae man, gano'ng spirit mo. Lalalain mo. Perversion. To, Ginoo na-create sa ito nga may identity, may purpose kita. Ang purpose para nga magliwat kita sa ibang tao, mag-influence kita for good sa ibang tao. So, na Ginoo, dapat ang identity kita, mag-conform kita sa Diyos, di ba? Ginamol kita sa Diyos at ano yung process sa Diyos ang gabuhi para mag-conform sa identity ni Christ. Kung ano ginapagyan sa Diyos, ang purpose yun at sa muli, magbuwagi na lang pagkakristuhanon. The son, hindi lang makonform, makonform na tumulo ko again. Hindi nga makonform na, amo ka na. Tumulo ka. Kikatapo mo nga mga tumulo nga kalahit sa ilagawin. That's right. The son na Ginoo, nagbutang boundary sa tanan nga makaon yung tanan ng rutas, tanan ng puno. You are free to eat kung pila ka tausan kung puno to. Except sa isa lang. That yung Lord is good and evil. Hindi kalimutan yung mabal na ano. Na ano, Diyos, gugma, Diyos, merciful. Ang ginawa mo magaranon, powerful. Na ang tangan niya pa limits ba? Kali pa gustuhan niya na lang ba? Na ano, Diyos, gugma, hindi kami kapriya magpagkuha sa amo niya gusto. Magtala sa Diyos, boundary, parameter. Nga, tani, sila nila tani, pwede na lang tanan, may imo ka tanan. Pero yun know, biskan sa diri sa luta, biskan sin o nga ini good loving, responsible nga parents, kapag ko sa iya ko galingon, nga kung hindi ang pabutangan boundary para may pera kabataan niya, ma-destroy o ma-hurt sila. Hindi nila intentionally ma-hurt sila, pero ang mga kabataan ta, kung hindi tabutangan boundary, kita nga katawan ng Diyos, wala kita ginbutangan sa Diyos boundary, intentionally, hindi tayo gusto ma-hurt ourselves, but ma-hurt ta sa outside force. Paano? Ma-hurt kita sa mga tao nga sa sagwa. May influence ka, madala ka. Because kung anong utangan nagpalibot sa iyo.
Amo na ginabutan si Dios bound gani. Butangan niya paramitan. Ti ini ka na ko sa sibol ka, di mo pa bata mo yan. Kabalo ka may limit. Kabalo ka kung di ka magbutang limitasyon, malain sa magbuba sa hindi mayong katuan niya. Ginabutan ang tagaan yung gate at ang balay, yung siya kawayan lang. Especially kung balay mo yung gadalan, magtabong bay ni bata, kami sa katuig, duwa katuig. Kahit kumabok bay karong nag-aagi sa lakyan. Ano magtabo? Ma-hurt siya sa ngungat surah. Madiskat siya sa ti mga bata mo gabay. Ti kung i-allow ta, amo man ang pulong sa Diyos. Ang kita maharap sa Diyos mo, ang Diyos kamay na to. Kabalusa kung ang matisgod para sa ato. Kung i-allow ta na mag-go, kung i-allow sa Diyos na mag-go kita biyan sa boundary ka sa parameter ng ibutang yan. Ang pulong sa Diyos, ang ordinan, sinilan, din ikutal. Kudal mag itatuot sa proteksyon ta? Yes! Kudal sa proteksyon ta? Parameter, boundary, na hindi ka di magwa. Mga ordinans, mga sugo sa Diyos, mga laws sa Diyos. Kaya kung maglapas ka na, madestroy ka. Yes. Malain ang tantan mo. Magwa ka na, malain ang tantan mo. Di, mabuta ka sa danger, ma-harm, hindi mo magulingon. Kag-ibutang mo magulingon sa ang iba ng tao, madalahin pa. Ang sikili sa iba ng tao, madalahin pa. Magsaka ka mo sa mga pulsa, sa mabuka lang yun. Mapasaka ka sa pulse, may ginatawag, may rail guards ka na. Nga ginakapyutan mo bala sa mga negara calls na may mga near calls na nga kung para hindi ka maglapaw kaya kung maglapaw ka pa-discuss yan na masi madagdag ka dito ako mo mana ang atong kabuhi do araw sa isang abutan mo sa babaw sa bukid nga nang kanagay enjoy kita dire deson araw kita may kudal sa protection sa Diyos sa kapulong sa Diyos galing na ba tumulog ka takla sa gate mo sa kudal mo hindi pag takla sila may mga lubo to. Well, lumbo, may lumbo, may pangpang to. May lumbo na kakabit sa kung nagagdag sa diretso. No, Amon, hindi kita magwa sa boundary sa Diyos. Sundan yung pulong sa Diyos. This is the parameter na ginasugo, ginabutan sa Diyos. Eh, mature kita, naman kita tumulo, mature na pa sa mga bata na kinangantabot ng may pulong sa Diyos na mag-guide sa ato. Kaya mabutang tayo ng pagpingon sa dindiyan, ang iba ng tao. Di, before pa, ang ginatawag another term sa parameter of boundary, standard. Kung tumulo ka, ginatutuwa kita, what is the standard sa church? Anong ordinance, anong plastado? Kung tumulo ka, wala ka standard, mga sawa ka, mamana ka, sa unbeliever na wala standard, anong buwak sa kabuhay niyo? Guba, before kaya mag-go into relationship, magsulod sa iba ng tao, may standard ka na yung lahat, may mong pagulingon, hindi mo pagbaraton. Yes. Kapag ka tumulo mo, hindi mo pagbaraton. Yes. May level ka, may plastar nga mo ni standard sa pulo ng Diyos. Hindi ko yan pag-check, pabuhay ko yan. Kaya nga, kaya kung hindi ko muna, why ka standard sa iyo pabuhay ko, why ka parameter, boundary, ng ang relationship nga masundan mo, ang mga make boundary, mga mag-make standard sa kabuhay. Nga, tanan nga, sadak, pwede. Ang talagang hindi mo pwede. Daan mo na kung hindi mo makontrol. Dapat sa inyong kabuling pala, may pulong na kaya nga sa Diyos, kaya may standard ko sa buhay ko. Ngayon ang butang. Kung sa relationship ko yan, mag-mall, mag-lubyo ko yan, mamana, mga sawa ko yan, hindi ko yan magbuha sa standard sa pulong ng Diyos. Kaya magbuha ko yan, mantos ko yan. Madistort yan. Mayroon ka lang mantos, bata mo. Ang next mga generation. Okay? May boundary. Hindi kita dapat, hindi ka magwa sa standard sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos may standard, may purity, may accountability, may honesty. Na sa kalibutan niya wala, perversion, tanan nga pwede, tanan nga malayo pwede. Amo na yan. Di, kung wala ka standard, ang yawa mag-make sa iyo standard sa kabuhin. Kaya mula lang ga-pasposted sa taong heart sa patumulong, what do hindi tumulong, ginag-chip nila, kaginabara nila. Pagka tumulong nila, nasa tumawan si Diyos, you are precious. Kaya yung pangamatsahan kita sa Diyos. Mga balaan kita sa Diyos. Siya po sa pula, nagabasa ka niya. Niya ay, I am allowed to do anything. But not everything is good. Nga? Yeah? Pwede ko may muntan ng butang ha? Kung hindi tanang yung butang, mayo. Kaya hindi tanang yung butang, binibisyan. Yes. Naman niya? Amen. Don't use your freedom na papagusto ka lang. Tanong mo kung binalutang, it is good or beneficial? Yes. Sa especially sa kalag mo, kaluwasan mo.
Kaya niya power sa tumulo mga mature na. Kabalo kang mahimo mo, bro. Makastand ka din siya. Ginagamit mong imo judgment. Nga, you know, yung kanba, hindi ko pag-imuhon, kasi ko bangan sa sala. Yes. Hindi ko pag-imuhon, kasi ko bangan sa Diyos kaluya. Yes. Muna, standard ka. Amo ng power mo, gabit mo pa si Diyos before ka pa. Wala pa yung person magkabot sa buhon mo. May amo ka na, you know, secure na si Diyos because ang identity mo wala si Diyos. Kabalo ka nga sa Ginoo ka. Just may place ka sa Diyos, ang pulong sa Diyos, may na may tsindihan ka. Hindi na kinala, dugidugay ka muna, balang mo niyo. Muna nga wala, hindi natutuloy pas ko, wala na di ginakunda, ginano, pressure. Kaya nga, we are a free people. Ang gugma mo sa Diyos, amo na dalon. Kung kay gugma ka sa Diyos, amo na magadala. Kung paano mo dalon, relationship mo sa Diyos. Amen. Ang gugma mo magatudlot sa imo. Kung wala mga tao, gugma sa Diyos, ah, ibot ka lang. Pagulang mo na doon, magulang tuwali yun. Mung Japon, why gugma sa Diyos mo? Di, may parameter, yung Santo Luther, well, di ba, sa gabay pala mamatatadaan, yung kabukalitay, to, di magdarasalas ang dala na, tanong na lang may wala kang tukuhan, basi na bumbuan ka, gabay pala yung naseta ng sandar sila ang parameter. So, tigula, narataga, dukoy-dukoy, tala, hindi ano yung magdabok lang, yung sarakyan. Ikaw pa rin may doon sa apo mo, ang bata mo, yung tuduan mo. Inaya kung nagtudlo ka, inaya kung yung nagset ka na sandar sa iyo, kapatahan siya gabay pa sila, maglago sila, dalon nila nila. Yes. Mayo mo ang tutlo mo. Ang kulong siya sa tutlo mo. Di, ang ginapamil, front abe kaya, ang tao, makatay sa ato sa place, nga katuan, tango gusto na katuan. Abe ta, ang tao, makatag sa ato sa mga butang kinanglanong ta, nga gusto ta, ang provision nga kinanglan ta. Abe ta, ang tao, makatag sa ato sa purpose na buhay ta. Paano na lang purpose man kung wala siya? Kumbayaan ko. I cannot live without him. You are the sunshine of my life. Pag sunshine, pag gulay, blackout ka mo yan. Hindi na ko gusto mamuhi. You know? Eh nga, ang abi mo, ang purpose mo ang tao, hindi. Ang purpose mo ang Diyos. Amen. That's all. We think people can give us parameter boundary. Ang makatag sa kalimutan niya sa ato niya, distraction niya. Ang matag niyo sa ato niya, kabuhi, na wala ka po sa? Yes! Ang matag niya ito. Di, ang muna mabali, mas for me, you know, ginag-try ka, kaginag-promise na sa tao, nga, mga buntaw, nga hindi ta matag. Kaya ang buntaw na ginag-pangayon sa tao, nga hindi ta pangita sa tao, wala din sa tao ang matag, kundi yung Diyos lang. Yes! Si Lord Jesus, nang kita makasatisfy, yes! Ang tanan ng kinulanon ta, makakomplete sa ato, di ba, si Lord Jesus, you are complete in Him. Ang makakomplete sa ato, kay Lord Jesus lang. Yes! Kung may relasyon with siya, ito, ang makasatisfy sa iyo, atag sa iyo contentment, ang Diyos lang. Amen. Hindi ko ipin. Makamutubiyo ko lang yung si Renzo, ya. Kino ko yan. Kapapasawa ko lang yung si Renzo. Kino. Abi mo lang ha. Kung pagka-married, wala yun naman ha. Ang mga bata, ano ko muna yan, girl kang boy, hindi lang bakla kong boy. Abi mo, okay na? No. Wala satisfaction sa dugta sa tao. Sa Diyos lang. Yes. Kay Lord Jesus lang. Mga katulad. Yes. Satisfaction. Kaya siya na mga atagsang real gate ng mga butang. Amen. I will give you illustration sa nga. This is our life na kung wala kasi empty. Empty. Isa pagkatao sa kalimutan, nag-acquire kita, wala ka sa Diyos, empty ka buhay mo. Yes. Na hindi nga mga balls, nag-stand sa mga ginambal sa kalimutan sa iyo. Identity nga nilabot.
ginasunod lang mo. Amo hani, pala ubog ka, maawi ka, pala madyong ka, ano pa kita ng nanosin mo, worldly ka, ano? Ano pa? Hindi, sala, munyo. Ang black was nagkatalan niya, sala nga ang mga imagine. Kaya ginabutan niya sa buhay niyo. Sala, sala, mga pala utang, ano pag ito? Para mo yayaw, para bais, disobedience, libakira, libakiro, ano pag ito? Talan niyo, duman niyo ng mga identity sa kalibutan niyo nakuha niyo. Para computer, para Facebook, para liba, mobile legend, Dota, bura-bura, ano pag ito? Nga makita niyo lang ang binampang niyo. Ang sala, okay, amo na kapoy mo. Abi mo, sige. Tanan hindi nasulod na sa kapoyta mo. Tanan nga ba sa kalibutan, kung ano, okay lang na mag-ati, okay lang magtumboy, okay lang may tinita, okay lang may tinito. No. Sala, sa tubangan sa Diyos. Yes. Tanan nga mo ng baya. At tanan nga may ibuang ginambal sa kalibutan, ang ginasulod na kwato, ginakway. This is the identity nga gusto sa kalibutan, isulod sa inyo kabuhi. Amuli gusto yan. Tanuan niyo kung kabuhi na tanahan pinapulutan nga itong kabuhi sa identity nga yan sa kalibutan. Hey, buta yan? Buta yun eh? Buta man. You think your life is full. Wala ka sa Diyos, buta kami mo. Di ba? May TV, may bawa, paborito, bago cellphone, rich kid ba? Kaya ganyan, damuda ako sa akin, mga si mga yung ipag-usugin sa akin, mga classmate nila, balang ko siya sa kayo, Paul Rich Kid na sa, brother now, yan kay Malichinger na siya. Kung anong Malichinger, kapabay ng kwarta, hindi ah, nang permisa pag usin po ang mga ano, kay kapabay ko na sa kwarta, exchange sa lawa siya. Abi niyo ang mga ginapo sila, mayroon ginakatuan niya, permit, may ga-drive, at ko na, that lords na, ang iaupon, kagawa ko man, mag-usalak yan, permit, ang muna nakita, hindi ka po masilaw sa kinakita sa kalibutan. Sa identity nga kinabutan nga, amin siya yan ba? Pwede siya yan ba ka tupis ba? Kuya, dolo siya nga kuya, pero may nabapatad yung laba po. Sana ka po aswa ng white lady. Sinula sa muna ko, sabihan niyo, sa lana daw. Nagula ko sura. Sa taytay na, kay kuya, yan ipo ko niya. Nakaputi pa ba, bayo niya. Ati, kalibutan niya, pwede sila ka tupis sa one piece. No, sexy siya ba? Ako yun, hindi pwede. Amo na yung identity sa kalibutan yung gusto niya kasulod. Di ikaw ang lalaki naman. Abi mo punta ka uwi mo. Abi mo colorful sa life mo. Pero punta naman yung pala sila. Punta na hindi. Pero punta na. Pero may mga space pa sa kapun. Eh, hindi din mapil. Biska na mo kadasok. Sa tanan yung pagkaryal, sa tanan yung mga tao sa buhay mo. Tanan yung inspiration, edukasyon na gusto mo. Itasok mo sa kapun mo. You will never be nang makomplete at mabutagin. May space pa! May space pa! May lugar pa. Sa likod kita, anong lahat? Imagine mo tumulo, maglakata mo niyong pamuhaya. Worthy. Pamuhay sa labis. Kasi magato, kita ay. Oh, okay. Ano makita? Ang sala, kaito, ang sala, kaito. Ang tanan niyo mga di mayo ba matasan? Ari, kita anong dito siya di ka magato? Kaya abin mo, happy ka, kumplito ka na, enjoy ka sa buhay mo. May mga lugar pag hindi hindi. May mga space para kinalan pa masudla. Imo ka buhay, hindi Japon. May space para hindi mabuta. And this is the living water. The Word of God is the living water nga nagkahugas ato sa lahat. Yes. Diba? And the Word, the Holy Ghost, also the fountain of living water. Imagine nyo, tapos ka mo silba, makarepress ka mo. Anong feeling nyo? Gatin loob, ay! Kanabas, atay ka na, ay! Tumuloo pa lang, wala kang gas, kung bakag, wala ka pang amuyo, wala ka ba sa bayo. Amuyo lang kabuyo. Pero, puno sa sala, nakulong sa kalainan. Magsimba ka, magbasa ka pwede, sila sa bayo, sila nakanta sa kabataan. Read your Bible and pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible and pray every day as you grow, grow, grow. Read your... Oh!
ba ko, brad? Na may napunan ako, Domingo, kasi ba ko, brad? Daw ka namin, nataksa kong kaluwa na ko. So, read your Bible and pray with... Una-una, sige mo pray, sige mo basa Bible, sige mo worship. Abi mo daw ay lalatapo sa kabuhay mo. Sige basa, sige. Kaya initing ng Mayo, it's worth doing. Balik sulit-sulit. Sulit-sulit na lang. Puno Diyos is sulit, sulit-sulit ang doon. Yes. Sige, keep on praying regardless anong feeling mo. Kung ano na ba tiyagat mo, tuwi ang Diyos sa pulong yan, tsakto ka patuhon. Yes. Keep, fill your life sa pulong si Diyos. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Okay no, brad? May tunga-tunga na mo. Nagwa na tunga na akong pagkamaldita. Hindi na ako maldita, brad. Medyo suplada na lang po. Tumulog, nasimba. Taga-Domingo, pinapil sa Diyos, kagilakas. Pero, may sala dyan po. Kapag-buhay ka po tulunis, makato, Sabado, kag-Domingo, sa pagsigat. Look, brad. Sa likod, ah, makita nyo ng tubig, hindi. Ano makita nyo? Kung tumulog ka pang buhay, sa look, brad. Ang makita, hindi ang Diyos. Hindi ang pulong sa Diyos, hindi ang pisinta sa Diyos sa kabuhay niyo. Ang sala dyan po nga sa kabuhay niyo. Iska di ka mag-anto, kayo lukwar ka. That's right. Lukwar ka, tiyan mo na lang dyan po, hindi ko dito, wala sa mo na. Pero allow the Lord to fill you. See what happened? If you continue to pray and read the Bible, say mo sa hindi ka kapag, oh, wala sa power ng kapag. Yes. Sa normal new resolution, discipline na, hindi ka kapag mas kapuhin. Only the presence of the Lord and the Word of God as you keep it drinking daily. Every day, keep on praying and praying. Gusto mo madula ang ginabatol sa kapuhin nyo, ginadalad yung mukha na gusto. Gusto madulang addiction ko, nga mo ko naman. Nga mo ko nila, ito pagi ko man, itong buhay ko man. Come to the Lord. Kaya sa Diyos. Ang tanang naging pil sa kalibutan sa iyo, ibubuk sa kalibutan sa iyo. Ang tanang na sala, maawas, papresensya ka sa pulong ni Diyos. As you do it, baby. Kung mabalik man sila, kanami sa kabuhin, nga katindo sa pulong ni Diyos. Yun ang number one na nangita ko sa sala. Ang sala kay ko. Ang salat, auluya, muyal ka, talain. Ay, ito na may hitrin ko sa sin. Ay nga, muyal ka mo! Ang mga salat, muyal ka! Ang salat, ay ito! Talain, saka buhay. Dami mga buhay sa Diyos. Yes! Thank you, Lord! Nga mga puno, sa mga buhay, ang Diyos lang, sinjaya. Yes! Ang mga importante, you pray every day, basta Bible, sundagin na ko dito. Kaya kung nalabot ang tayo ka, kabuga naman, mahubas ka naman, continue allow the Lord to fill you daily, daily, daily. Yes. Kung buta ka na sa Diyos, simba ka din, diutay pa lang ang tandong sa Diyos, kaawas-awas ka din. Yes. Luwalin pa lang, sunod ka pa lang sa bakit, pumuha pa lang pagsagal mo ba sa Diyos. Yung kapil, luwalin pa lang sa katumpila pa lang ang gabadabad. Ikos, buta ka. Naawas-awas sa presensya ng Diyos. Kahit alamin ko ang sala mabalik, hindi sila kapenitin. Praise the Lord! Ang tentasyon, aralan dyan po sa panikot. Yes! Aralan sa surface. Hindi sila kapenitin sa mukha po. Aralan sa tentasyon, ang sala panikot, kita ko permit. Pero if you pull sa presensya ng tulong sa Diyos, ipull mo ang identity sa Diyos, isulong mo sa kapatid po. Ang kasalat, ang yawa, ang kagutan, wala lugar. Kakalami mga buhay sa Diyos. Yes. Kakung napuhin mo sa mga blan, kagretsin mo.
Gaawas ka pa ka share kasi ba? Kunang like mo sa YouTube. Ang talang nagyan ka, talang gina-enjoy ta, party nag-enjoy kita kung sa niya. Nag-share lang ta, sa nag-aawas ba nga ka sa atin Diyos kaya ako. Ano lang ang pagkatura? Know your identity in the Lord. Ang identity mo, ako niyo, tumulong ka, ay namin siyaw, matindol siya, taklin siyaw. Nandiyan ka ba? Ay, kalahit siyaw? Kadayaw siyaw? Kawatan siyaw? Nalay, gusto mo na? Nabi ka mo yung nga sa Ginoo. Yes. At ikaw ang si mo choice, allow the Lord to fill you daily. Mabot na kayo gamay sa dati kung magubas ka naman. Amo na lungan mo na ko na sa last ka, lungan yung inyong cup. Ngayon din maula. Amen. Lungan yung inyong pagka, ang nampak nyo din sa simbahan, magpisita yung kakusong sa Diyos. Tipigan nyo, hindi mo hana. Hindi pa usin. Hindi ka naman tulong sa tao niya. Batayan, hindi mo ka. Batayan, hindi mo katuhi. Ngayon di mawala, hindi mawala. Kaya ka concentrate ka ba tayan mo yung pag-espirituhan ng kabuhi? Amen. Huwag saan sa mga sandal ka sa iba. Kung katulong ka sa iba, sandal ka, mawala pang iyong spiritual. Nakasala ka pa. Ilang obra sa lahat, ikaw nagdugang, ikaw nag-judge, ikaw nag-comment, kundi ikaw na discussion. Okay? This is your identity in the Lord. Wala, kami ang tao magtatanag sa katang ibang pro. Ang mga tindo lang sa akong pulong sa Diyos. Yes! Ngayon mo, magagamu, kagahit ko, kagano, mga tindo pulong sa Diyos. Ang talaga ka, ay mo talaga na mga tindo si presensya sa Diyos. Ang muna ang magsimpa, worship it. Di mga tindo sa luwa lang, gawas-awas na pala, gawas-awas. Namiga overflow. Kaya ginukasaran yan mag-overflow sa inyo. Kaya sana worship the Lord today. Father, we love you, we praise you. Salamat sa Ibu Krishna, Guru. Sa amung kagaling mo, lagi ka din mo. Kinalagin na mo ni mo muli. Ang pulong mo, magkatin mo sa amung magkapulong sa amung. Ang presensya mo, magkatin mo ka magkabago sa amung kabuhin. Gusto na magkita, Ibu, ginawa, ititi sa amung kabuhin. Nga ba siya, hindi ka rin makanto, hindi na show for your praises. Hindi na show for your glory, O Lord. Let other people be glorify your name and among life na kasana. Kasubong sila yung 2019, kapalong kami, malapit na lang ako magkari. Gusto na akong ginumasapan mo kami without spot and blemish, Lord. Kaya talang kami pa sa akong gamuhin ang kay Kuhan, matula, Ginoo. At pang wala sa ibang butang na makaugal, sinigun yung pulong mo, kami din sa mo. Nagkapalapit kami sa imo, sinigaga, Ginoo. Muligi kami, Ginoo. We love you and we praise you, Lord. Gusto namo ng ibong inuwalitin sa kabuhin namo. Gusto namo magkabuhin ka palagi, Lord. Gusto namo magintanto masunod sa imo. Ginigong pala mo palatunguran mo ang ibon din natin, mga standards mo. Ang parameter mo, protection mo sa mga kabuhin. Hindi kami magwa. Hindi kami magkataw, Ginoon. Hindi kami ginamagwa. Kaya ibon din mga design sa amon. Salamat sa pulong mo that we are complete in you, Lord. Sa talaga bagay. Kinatagan mo kami, kipubaydan mo kami. Mabutan nanon sa kabuhi at sa pagkatumuluhon sa godliness. Ikaw ang talang ginagatag sa amon. Talayami ko sa grasya na kinapunong mo sa amon. Talagawa sa amon kabuhi, Ginoo. Matamabataman na butan ka matambit sa kibong presensya. Pagi sa pagpunong mo sa amon, we can be a blessing for other. Kasi yung last days mo na mong kalag ng mga taong ginamuhaw. Ginoo nga na sa katulog, Ginoo. Ma-deliver sila, ginagabaluwa sila. We thank you, praise you, and honor you. By sinibarang identity o kung status nyo, may anggol na sa truth, wala nga kung may kindihan nyo, mapuslan nyo, gay. Kaya kung ang tao, why panabulikin ang inyong identity, yung status, sinners ka mo. Kung naborn again ka mo, baptized in Jesus and receive Holy Ghost, hindi na kamo sinners. Kundi mga saints kamo sa tubang sa Diyos. Na kamo sa Diyos. So, manang matuhod yung identity na pag inyo status sa tubang sa Diyos. Bisan magkulog kamo sa lahat, hindi kamo giyakon sinners. Ang inyo nature, hindi na. I'm talking about your nature.
tawag sa inyo, hindi ko mga tawag sinners, transgressors. Mga anak mo sa Diyos na mga mali na kaso, magtagpas ka po. Pero pala bata mo, kung na bata mo, hindi pala bata mo sa? Sabi ko ng kriminal na priso sa hindi mo na sa bata. Bata mo nga po. Ugaling kriminal sa. Maruwi nga lang. Tao, kung really born about the spirit, you are no longer a sinner. Mas tapos, amo na. Backslide ka, balik ka sa lahat. Transgressors, tama mo. Backsliders. Kung hindi na mapanas, tapos mo nga nakasan Diyos, mo na destroy. Pag nawala, na lost. Right here. Kung you think, ikaw ang nakasan Diyos, amo na identity mo. Kung hindi ka magkawi, ka magkabuhi, sunok sa matuod mo ng status or identity. Ito magawi according sa imo bago ng status, you will be living a life of contradictions. Lain man sa mind mo, lain man sa feeling mo, lain man ang lawas mo, lain man ang konsensya mo, lain man ang kalat mo, lain man ang body mo. Wala ga-harmonize ang whole mo nga being. Ang guwaya, may contradiction experience sa'yo magkabuhi. Ang mga butangin mo sa mga lawas, nagka-contradict sa konsensya mo. Ang imo convictions, nagka-contradict man. Ang imo affections, imo emotions, ang nagka-contradict man. So, you will be never be happy sa kabuhi mo. Ay hindi nag-harmonize ang whole your being. Hindi po nabuo ang imo being. Amo na siling nila balang the Lord made me whole. Naging buo sa Diyos ang kabuhi ko. Kaysa ang una ang kabuhi nila, sagway pa sila sa Diyos, scatter ang ilang kabuhi. Nila mainain ang biyari sa ilang lawas na inman. Nila desire na inman. Ano pa ang guwaya, why sila pagidahit sila kabuhin. Why hindi sila happy din. Ang being not happy is but the consequential. Kaya ang peace, to the joy, they are but consequential mga. Tungod sa kondisyon sa imo pag-aaral. Dahil na makita ko ng tao mag-submit sa Ginoo, sa ginamba niya, bago kitang tao, mabuo ilalay. Kaya kung ang lawas mo ari gidi, may mo ari gidi, heart mo ari gidi, kagami mo, tanan nga faculties, physical faculties mo, and spiritual faculties mo. Isa nga rin. So yung gloria, you will enjoy much. But sa inyo balay, you will enjoy. Amo na sa ang kalibutan halimbawa sa una na pinangita kung paano ang tao maging happy. Ang tao may pagidalit. Ang wala, pursuit sa humanity kalibutan na tuntun karon. The way of peace, hindi malambot sa kalibutan sa tanan ng kinaalam sa sociology na ito. May mga social scientists, tunduan na hindi nila malambot the way of peace. May book po dahil kasi yung Budiyong writer, sino niya, your happiness is a serious problem. Correct? No, ka-ironic bala? Happiness is a serious problem. Kahit tao gusto mag-happy, from happiness na napalagyo, hindi yan mag-call. Kaya happiness is but a consequential na mata. Hindi na sino nga, pag ikaw mo, hindi mo na makita. Kundi it is but a product sa kondisyon sa galanon na ginasunod. Yes. Consequential bala, result lang. Sa presenting state ka kondisyon sa imamahal. Kung kunwai sila nag-harmonize, you'll never be happy. Right. You try to be happy. Yes. Kung nga ang tao nag-happy-happy sa kalibutan because they are not happy.
or happy sila, hindi lang sila magita, happy-happy. So, bahit sa atong tumulong ko kay anak kita sa Diyos, obligated kita sa Diyos na maglakad kita, magkabuhi kita, sulong sa gate, impiyot sa atong, may patungon na. Kaya so, utang mo na sa pagulingon na para maglinong ang kabuhi mo, na ma-align, ma-harmonize ang whole mo nga, iin ba? Amo na, ang mga backsliders, they'll never be happy. How many years balik sila sa church, they find their happiness again. O kung tumulo o kaman hindi mo nalupos na nakakuan sa Diyos ang whole mga being, hindi ka maka-enjoy much sa church kapag alagad sa Diyos. Wala sa inyo lang the church is being enjoyed lang sa mga tao na sincere at alagad sa Diyos. Isunod kita sa mga ka-very glorious na mga manifestation, actually mga visitation sa Diyos po sa church. Kung hindi ang tanan nakabatyag kag naka-realize because the church is only enjoyed by those that are serious with God, those that are honest with God. Bisa na nung nagpupo sa langit sa mga visitation. Kung ang conditions, they can may mas scattered kayo. So, hindi na matter. So, this is a new year. Sa Diyos, why my new year? Natural kayo na Diyos infinite. Why kalita na Diyos? Sa ato lang yan, mga natural kultura na mayong atsansa to start all over again. Sa pagbago, liwat sa inyo mga thank Diyos na provides niya agasin ako ng mga. To start, you have to get right with God. You have to get right with God sa inyo. Relationship sa Diyos. Tungkol sa Ginoo, we have another year. So, Mitsaronyo, you want to enjoy church, your church life. You want to maangkon mo ang mga benefits at mga blessings sa Diyos sa kabuhi ng aking promise na binatag sa Diyos sa inyo. Depende na sa karay, sa sapon. Depende na sa inyo. So, but I would admonish you, kabuhi kagawin ka musunod sa tuon yung identity. Yes. Para maglinong, mag-harmonize ang whole mga being, mabuo kayo. So, tapos na ang panimalay niya, masunod na lang natin. I mean, yung environment, masunod na lang natin. Yung obrahan, yung relationship, ang horizontal yung relationship with men, mag-align na lang sila. Yung vertical yung relationship sa Ginoo, ma-align na lang natin. So this morning, may time for the beginning to get on with God, get on with the business in your kalawasan. Yes. I-surrender yung sarili nyo po. Ibigay yung lahat po. Para makabakon ka po sa mga goals, makulang ka po sa illustration, maayugin na hindi lang one word, one heart, nag-aawas po. Puno ka po. Wala na pulot sa kabuhi. This is a song, Worship Lord, Morning Jesus. We're having the chance to get on with God this morning. I miss you, Jesus. High and exalted. Sa half-hearted na klase na relationship sa Diyos. Isa mag-report pa ka po huwag po si ma-kinansya sa relationship sa Diyos. It is only one
pinupos lang sa ginito sa Hino. Come forward, go back, receive the Holy Ghost. Oh,
hindi. Sundin nyo lang. Nabutong din yung mga tasks nyo every morning. Is lahat tayo pasing para si Mala. I mean, sa blood na parang sa inyo, in your press na hindi pag-iyon at sabos. So, mga advice sa inyo. For all this week, you may register na sa mga